Mula nito sampul, sir. Matod na ni dia sa Sulana. Hello po mga kagrads, magandang araw po sa inyo lahat. Ito na naman, dalawang bisik na naman si Bro Sul dito sa aking grahe. Ano? May counting project kasi na pumasok sa aking grahe. Ito ay framing ng mga table ng classroom sa kinder daw ito. So pagkatapos ng framing nito, ay lagyan namin ng plyboard na 3/4 na laminated siya. At yung edge niya ay lagyan namin ng banding. Okay, so yung nangatapos ko na ay ito. Ang una naming pintura nito ay red lead. At pagkatapos nito ay, ayan, puti na siya. Ayan. Mayroon pa dito. Oh. At saka, ayan, yung natapos. Wala pang pintura na red lead. Saka yung isa andun, naka-red lead na. Ito pala ay 50 pieces to lahat. Pang ilang araw ko bang ito na tinira, kasama ko yung isang anak ko na builder din. Yung mga pinagputol-putol ko na, ayan yung pinagputol-putol ko na. Itong sukat na ito ay 69 lang. Kasi ang sa drawing ay 70 cm siya. Nag-consider na ako sa plyboard na ipapatong ko dito para sakto siyang 70 cm. At itong bridging nito ay 20 cm. Okay? Yan yung sa baba. Ito yun. Ito yung 20 cm. At ito rin. 20 cm na 1x1. Yan yun. At may wing siya na flat bar. May butas na rin. So itong 1x1 nito, ang sukat nito ay 103.5 cm. At consider ko na rin yung binigay nila na sukat. Consider ko na yung sukat nito, 2x2 na tubular. So, yan yung iba. At mass production pala ito. Kaya ang ginawa ko ay, noong una ay nag-iskwala muna ako. Nagpabrikit ako na isa. Pagkatapos kong magpabrikit na isa, ay gumawa ako ng ganito, pattern. Ayan. Yan ang yung pattern ko. Para mabilisan yung paggawa ko ay, ipasok ko lang sa dito, itong sukat na 69 cm, dalawa. Ayan. Nasa pa yan dyan. At saka itong bridging na support na 2x2 na ang sukat ay 20 cm, ay dyan yan. At saka yung isa, ito 1x1 na 20 cm, ay dito ito. Pasok na natin. Ayan. So ayan na siya. Ayusin lang natin. Saka ko takingan ng isa dito, takwild, at saka isa dito. Dyan din takwild, takwild. Pagkatapos nyan ay full wild na lahat. At pagkatapos niyan, no, dito rin yung isa para sa itong mahaba na to. Pagkatapos niyan, makikita niyo mamaya kung paano ko gawin. Okay? So ito pa lang gagawin ko ngayon ay pang 30 na ito. So ang gagawin ko nito lahat ay 50 pieces na table. Okay? Pagkatapos nito ay mag-laminate ako. Kaya yan, tingnan niyo kung paano ko gawin. Okay? So ayan, yung kailangan na natin gawin kapag gagawa tayo, maliit man na project or malaki, ay talagang magsusuot tayo ng PPEs, yung personal protective equipment. Kasi protection natin yun, ating sarili, para hindi tayo matamaan ng tawag nito, baga. At lalo na yung fumes, mas lalo yung nakakasama sa atin. Hindi ko naman sinasabi na hindi tayo makalanghap ng fumes niyan kahit na naka-willing mask tayo. Okay, pero sa akin lang ay ma-reduce. Sa likod ko pala niyan ay naglagay ako ng exhaust fan, no? Papunta sa akin para yung fumes ay blow away siya. Pero mayroon talagang malalangha pa rin ako na fumes niyan. Pero konti na lang. So yan. Yung paghinang pala natin ito ay spot weld lang kasi nipis yung material na ito, yung tubular na ito. Spot weld. Pagkatapos mag spot weld ay ati lang i-grind para hindi siya magkaano ka pangit tingnan. Yan. So, grind ako para sa ating weld bit na maayos tingnan. Ayan. Pinaliktad ko na. So, tuloy-tuloy lang yan. Dahil sa tulong ng ating dahil sa tulong natin
pattern ay mabilisan na yung paggawa natin. So, kaunti na lang ito at matatapos na. Ayan. So, pagkatapos kong maghinang ay grind agad para hindi makalimutan, ano. So, minsan kasi pag hindi natin grind agad ay makalimutan natin. So, yan lang. Okay. Tapos, nag-weld na naman ako dito sa tawag nito yung ilok. And weld ako, kulweld pa rin yan. Tuloy-tuloy lang yan. Tapos, yung ginamit ko palang electrode nito ay A6011. Pwede yung 4.4mm at 3.2. So, kahit alin yan, mas kampante ako pag gamit ako ng A6011 sa bawat project ko po ay A6011 talaga ang gagamitin kong electrodes. So yan yung pattern natin para sa ating pagfabricate ng tawag nito yung puting para sa ating metal wood priming na table. Yan. Hot weld lang. Tapos, yan. Ayun o, hot weld lang. Yung pag-spot weld na natin ito ay kung saan tayo naghinang, yung spot weld natin, ay doon pa rin natin, target natin yung paghinang natin, yung pag-full weld na. Okay? Yan, tuloy-tuloy lang yan. Hanggang sa matapos yan. Okay. Tapos yung balang nilagay ko sa gitna, ano, ay ano yan, if o yung tinatawag nila na ikis para maidikit ko lalo siya, no, may lapit ko siya, kaya gumawa ako ng ganun. Yan, full wheel na tayo niyan. At yung ano ko nito, yung current ko nito, yung current setting ko nito ay nasa 40 o 50 lang kasi 2.4 yung ginamit na. Yan, okay na po. Okay. So, salamat pala sa mga subscriber ko po sa patuloy nyo mag-subaybay sa aking YouTube channel. At huwag nyo lagi kalimutan na mag-like. Kung gusto nyo comment, comment po kayo. At kung mayroon kayong mga request, request nyo lang, i-comment nyo yan para magawa natin ng video. Para mapagbigyan ko rin kayo. Okay, maraming salamat sa inyo, mga kabusul. So, salamat. Okay.
So ayan, sa hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, ay mag-subscribe na kayo at i-hit yung notification bell para updated po kayo sa mga panibagong videos ko. Maraming salamat po sa mga subscribers ko po, patuloy niyong pagsuporta sa aking YouTube channel. Okay? So maraming salamat mga taguso. So ayan o, yung mga nagawa ko. So ayan na mga nagawa ko. So nagawa pala namin ng aking anak na babae sa paghinang nito. So mayroon pa dyan o, yung mga pinaputol-putol na namin. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat, mga taguso. Ayan. Yan yung ating pattern. Okay? Yan. Yung pattern natin. Dito ilagay din. Yan. So, yan. Maraming salamat po sa inyo lahat. So, yan na. Ihati na namin to itong mga framing na to. Itong framing ng table. Ng tinder, no? So, 30 na piraso ito. Kulang na lang ng 20 piraso para sarado. 50 pieces sa lahat. Happy to. Ihati na namin to. Wala, di na panik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 katagas. Ayan, 2 ka. Kabo. So, kung sinikabok ka na. Kini nga. So, kini.